So ngayon nga eh may nagpe-review nga ng laban ni Baki at Musashi Miyamoto. After Father and Son arc nga eh ipapalabas na din to. Palagi ko eh ongoing na din yung animation ng arc na to. Pero syempre bago mo umpisahan yan eh baka naman. At huwag mo na din kalimutan i-like ang video natin. We put in work. Makikita nga natin sa unang chapter na to, si Musashi Miyamoto nga e papasok sa isang arena. At makikita din natin dito si Biscuit Oliva na manonood din sa magiging laban nito. At nang makita nga ni Miyamoto si Biscuit Oliva, e tinignan nga niya ito ng masama. Kinabahan at pinagpawisan nga dito si Biscuit Oliva sa presensya nga ni Miyamoto. At sinabi nga dito ni Oliva na pumunta nga ito sa Japan para lang makita kung totoo nga daw itong legendary Musashi Miyamoto. At hindi nga makapaniwala nga dito si Biscuit Oliva sa kanyang nakita, lalo na yung mismong presensya nito. Pati nga din ang mga kilalang fighter ay nagulat din sa presensya ni Musashi Miyamoto. Pati nga din ang mga nanonood sa arena ay nagsisigawan nga na makita nila ang legendary swordsman. At dito nga sa kabilang corner napansin ng mga manonood ang paglabas ni Baki Hanma. At ramdam nga ang aura ni Baki Hanma na lumalabas sa kabilang corner ng arena. At sa paglabas nga ni Baki ay tinignan siya ni Miyamoto ng matagal. At nagsalita nga dito si Miyamoto na ano nga daw ba ang pinaggagawa nitong si Baki. At napagod nga daw si Miyamoto na maghintay sa kanya. Pero dito may nakaago pansin nga si Miyamoto kay Baki na isang maraming pagkain. Yung part na to mga preno, hindi ko talaga maintindihan. Para kasing may naalala si Miyamoto na isang lugar na punong-puno ng pagkain. At halos lahat ng mga pagkain ay naaalala ni Miyamoto ay naubos. At pinagbintangan niya nga dito si Baki Hanma. Sinabi nga ni Miyamoto kay Baki Hanma na kinain nga daw nito lahat ng pagkain. At nagtaka naman dito si Baki na ano nga daw yung kinain niya na tinutukoy ni Miyamoto. At sinabi nga ni Miyamoto dito na kamusta nga daw yung pagkain inubos ni Baki. Sinabi pa nga niya na this day nga eh hindi na daw makakakain si Baki dito. Pero dito eh litong-lito talaga si Baki sa pinagsasabi nitong si Miyamoto. At sinabi pa nga ni Baki na wala siyang ka-idea kung ano nga daw yung sinasabi nito. At nagbanggit nga ng pera si Miyamoto dito. Palagi ko mga preno eh may bad pass nga itong si Miyamoto na pinagbayad siya ng pagkain na hindi naman niya kinain yung pagkain at siguro kamukha nga ni Baki yun ng budol sa kanya his past life. Pero nakakapagtaka kasi no kasi kilala niya si Baki Hanma sa pangalan. Pero gulong-gulo pa rin talaga si Baki Hanma sa pinagsasasabi ni Miyamoto sa kanya. Lalo na nang sabihin nga ni Miyamoto na pati nga daw yung bawat dugo ni Baki ay iinumin nito. Nang sinabi na nga ng referee ang mga rules sa magiging laban eh pwede nga daw gamitin kahit anong weapon sa laban, pero ibubukod nga daw ito sa isang tabi. Kumbaga kung gusto mo gamitin ito, pwede mo kunin sa isang tabi. At magkakaalaman nga daw kung sino ang mananalo sa laban nila. At pinapunta nga sila ng referee sa both side ng arena. Nang nasa both side na nga sila ng arena, eh pinalo na nga ng mga nanonood yung bell button para updated kayo sa next upload natin. Eh baka naman mga pre, hit nyo naman yung bell button natin. Anyways, unang umatake nga dito si Baki Hanma ng isang mabilisang sipa kay Miyamoto. At tinamaan nga ang buhok nito kung saan eh may nasamang mga hibla ng buhok. At napansin nga ito ni Miyamoto. Pero parang na-distract si Baki dito. At hindi nga nito napansin ang malakas na sipa ni Musashi sa mukha niya. Pero mabilis naman agad na itukod yung mga kamay ni Baki para hindi ito bumulagta at nakatayo naman ito kaagad ng maayos. At sinabi pa nga ni Miyamoto na akala daw niya eh sisipain nga daw siya sa kanyang balls ni Baki. Hindi naman lingid sa kalaman natin mga preno, ang trademark kick nga ng mga Hanma ay yung manipa talaga sa balls ng mga kalaban nila. At pinaalala nga ni Baki yung naging sipa nga ni Yujiro Hanma sa balls ni Miyamoto. At sinabi nga ni Miyamoto dito na aware na nga daw siya sa sipa na yon. Real talk talaga mga preno, masipa ka o makanting lang ng kaunti yung balls natin talagang masakit talaga. At dito nga eh casual na nga naglakad si Baki patungo kay Miyamoto. At binigyan nga dito ni Baki ng sunod-sunod na sipa nga dito si Miyamoto. E kinagulat nga ito ng mga nanonood sa sobrang bilis nga daw ng sipa ni Baki. At sinabi nga ni Baki dito na nakita nga daw ni Miyamoto lahat ng binigay niyang sipa. Sa normal na tao kasi eh hindi mapapansin yung mga sipa na binitawan ni Baki. At sinabi nga dito ni Motobe na parang 2 to 4 hits nga
daw yung sipa ni Baki based sa kanyang narinig. At kinumpara nga ni Motobu ito sa isang baseball, pero mas mabilis pa nga daw ito. At kasing bilis nga daw ito ng suntok ni Manny Pacquiao na straight punch. Alam naman natin in real life mga preno, talagang mabilis nga si Manny Pacquiao sumuntok. Pero sinabi ni Miyamoto dito na nagwa-warm up pa nga lang daw siya. At dito nga nilabas na ni Miyamoto ang kanyang kapangyarihan at hinawakan na nga niya ang kanyang dalawang katana. Kinagulat naman ito ni Baki Hanma na matalim nga daw yung mga ito. Pati nga din yung mga nanonood ay nagulat din na may hawak na nga itong dalawang katana. Nagsalita naman dito si Miyamoto na free na nga daw siyang humawak at sumaksak ng kalaban. At sinabi din niya na in the present time nga daw ay malayang malaya na daw siyang gamitin ang kanyang mga katana. Pero hindi naman nagpasindak dito si Baki at bigla niyang sinugod dito si Miyamoto at binigyan niya ng isang mabilis na suntok. Bago pa man umabot yung suntok ni Baki sa mukha ni Miyamoto, parang naramdaman ni Baki yung pagkakahiwa ng katawan niya. At sinabi nga dito ni Miyamoto na mas gusto nga daw nito ng malapitang laban. Marami nga ang nagulat sa ginawa ni Miyamoto na pag-slash nga nito kay Baki in the zero distance. At parang naramdaman nga ni Baki na nahiwa nga siya ni Miyamoto. Ramdam na ramdam niya yung pagkahiwa ng kanyang mga katawan nung winasiwas ni Miyamoto yung kanyang mga katana. At hinawakan nga siya dito ng mahigpit ni Miyamoto at piniga ng mahigpit. Halos mapasigaw nga si Baki sa sakit ng ginawa sa kanya ni Miyamoto. Pagkatapos noon binigyan siya ng sunod-sunod na slash sa iba't ibang parte ng katawan. Halos mahiwa ng pira-piraso si Baki dito. Pero actually mga pre, isa lang itong imagination. Dahil yung katana na hawak ni Miyamoto ay isang imagination lang. Pero patuloy pa rin si Miyamoto sa pag-atake kay Baki. Binadislam niya ito ng napakalakas na kung saan tumilapon si Baki sa dulo ng arena. At sinabi nga dito ni Motobi na parang ginagawa daw ni Miyamoto yung battle style niya noong unang panahon sa present world ngayon. Katulad na lang yung pag-close combat nga nito kay Baki Hanma kanina. Dahil guys, hindi naman talaga fighter si Miyamoto Musashi. Isa itong warrior noong time nila. Hindi naman lingid sa kalaman natin ang mga warrior nga ay gumagamit ng mga sandata katulad ng sword, spear at mga bow. At sa Baki series nga mga pre, tatlong warrior lang ang mga nandito. Pero dalawa lang yung nabubuhay in the present manga. Pag sinabi kasing warrior mga pre, ito yung mga mandirigma na sumasabak talaga sa mga gera. While yung mga fighter naman katulad nila Baki is trained by martial arts sila. Bali unang warrior nga dito yung lolo ni Baki na si Yuichi Rohanma na sumabak noong gera noong World War II. Pangalawang warrior nga dito si Yuji Rohanma na sumabak naman sa Vietnam War. At pangatlo nga dito si Musashi Miyamoto na sumabak sa gera noong time nito. Nung susuguri na nga ulit ni Musashi si Baki ng mabilis, ginamit naman ni Baki yung kakrotch dash nito kay Miyamoto. At tinamaan nga si Miyamoto ng tatlong sunod na combo na binitawan ni Baki Hanma. Sa sobrang lakas na nga ng pagkakasuntok ni Baki, bumalagta nga dito si Miyamoto. Pero tumayo naman ito agad ng mabilisan. Di pa nga nakontento si Baki dito, gumamit ulit siya ng kakrotch dash at nagbitaw ng isang malakas na sipa kay Miyamoto. Pero naiwasan naman ito agad ni Miyamoto at nag-counter ng isang mabilisang sipa sa isang binti ni Baki. Pero tumalon lang si Baki ng napakataas, sinipa niya si Miyamoto sa mukha pero naunahan siya nito ng isang malakas na kamay ni Miyamoto at bulagta nga dito si Baki Hanma. At dito nga tumayo si Baki Hanma na hawak niya na yung isang katana ni Miyamoto. Nagsorry naman agad dito si Baki dahil paano nga daw kung nakuha nga daw ni Miyamoto yung isa sa mga katana nito during laban nila. At pinalapit nga ni Baki si Miyamoto sa kanya. Nung lumapit nga si Miyamoto kay Baki, bigla nitong sinaksak si Miyamoto ng katana. Pero nasalag naman ito ni Miyamoto ng dalawang kamay. At sinabi nga ni Baki na nakuha nga ito ng mabilisan ang katana ng walang kahirap-hirap ni Miyamoto. Bago pa man magamit ni Miyamoto ang katana niya against kay Baki, mabilisan tumalon nga dito si Sabuko at sinipsip nga nito yung bunga nga ni Miyamoto. Knowing na pag nakahawak nga ito ng katana, magiging katapusan na ni Baki at ikamamatay nga nito ni Baki. Marami nga ang nagulat sa pagsulpot ni Sabuko sa gitna ng arena. At sa nangyaring nga ngayon, yung kaluluwa ni Miyamoto Musashi ay humiwalay na sa katawang tao nito. At sinabi pa nga ni Sabuko nung tinawag niya ulit yung kaluluwa ni Miyamoto, unting-unti na nga daw itong nagiging totoo. At sinabi nga ni Sabuko kung nagtagal pa nga daw si Miyamoto sa present time, hindi na nila ito mapipigilan. Inalintulad nga ni Sabuko si Miyamoto sa isang mabilis na King Kong si Miyamoto na kung pababayaan nga
daw yung mabilis na hayop sa city, yung isang mabangis na hayop ay madaming mapapatay. At baka madami nga daw mapatay itong si Miyamoto kung magtagal nga daw ito sa present world nila. At hindi naman lingid sa kalaman natin na legendary swordsman nga itong si Miyamoto. Matapos ang mga pangyayaring yon, dinala na nga nila ang labi ni Miyamoto sa labas ng arena. Malaki kasi ang galang nila sa legendary swordsman na si Miyamoto dahil nasa history nga ito ng buong bansang Japan. Habang nilalabas nila ang labi ni Miyamoto, sinabi nila na magbigay galang sila sa isang magiting at naging isang soldier ng bansang Japan. Nagbigay galang naman ang mga fighter katulad na lang nila Oliva, Katsumi, Jack Hanma, Dr. Shinogi at iba pa. At dito nga natatapos ang chapter na to. Kayo mga pre, if ever hindi nawala si Miyamoto dito sa present world sa Baki, magiging isang threat kaya ito sa mundo nila Baki? Kasi based on paliwanag ni Sobuko, ganun yung sinasabi niya regarding sa pananatili ni Miyamoto sa present world. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace!